Ladies, alam mo ba kung mahal pa rin ng partner mong lalaki ang kanyang ex? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na mahal pa ng lalaki ang kanyang ex. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, ito ating alamin ang mga signs na yan. Number one, ito yung napapanaginipan niya. Oh, alam nyo, ang panaginip parang extension din yan ng ating buhay, ng ating mga ginagawa, ng ating mga iniisip sa araw-araw. Okay? Kaya niya napapanaginipan ang kanyang ex kasi yan lagi ang kanyang iniisip or yan talaga ang idinidikta ng kanyang puso, ng kanyang damdamin. Kaya pagdating sa pagtulog, lumalabas na sa panaginip yung karugtong ng mga kanyang ginagawa sa realidad. Okay? Hindi ko nilalahat na ang mga panaginip ay extension lagi yan ng ating iniisip. Pero most likely, kapag lagi-laging ganon, lalabas at lalabas yan sa ating mga panaginip. Kaya bantayan mo yung partner mo kapag nananaginip yan. Pakinggan mo, baka meron siyang babanggitin na pangalan. Oh, di ba? At kung open naman siya, maaari siyang magkwento na bakit kaya napanaginipan ko si ganito, yung ex niya. Di ba? So, isang sign yan na mahal pa rin niya ang kanyang ex. Hindi pa rin siya nakaka-move on. Kaya hanggang sa panaginip ay doon pa sila nagkikita. Okay? So, ayan po, ang number one. Number two, eto, yung iniingatan ang kanilang alaala or ang kanyang mga alaala. Siyempre, baka may mga souvenirs pa yan, mga regalo, or kung ano-ano mang mga bagay na galing doon sa kanyang ex. At kapag yan ay kanyang iniingatan, itinatago, sigurado na meron pa siyang nararamdaman sa kanyang ex, mahal pa rin niya yun. Hindi siya nakaka-move on, okay? Kaya yung mga alaala na yan ay talagang pinag-iingatan niya yung mga material na mga regalo. Hindi pwedeng pakialaman ng iba, pati ikaw na kanyang present na karelasyon, off limits ka doon. Hindi mo pwedeng pakialaman ang mga yan. So kapag ganoon, mahal pa niya ang kanyang ex. Dapat yung mga bagay-bagay na yan ay tinanggal na, itinapon na kapag papasok ka na sa bagong relasyon, di ba? Kasi unfair sa kasama mo, unfair sa present na karelasyon kapag ganyan eh. Dapat yung past, ibaon na sa limot ng mga yan. So ayan po, ang number two. Number three, nababanggit ang pangalan kapag kayo ay nasa action. Naku, parang nakaka-insulto kapag ganon, di po ba? Kapag kayo ay nasa kasagsagan ng S, yung malapit na kayong makarating sa inyong happiness, sa iyong pangarap, tapos biglang-biglang sambit niya ay pangalan ng kanyang ex. Naku, ouch, sakit, di ba? Siguro masusuntok mo ba yung partner mo, di ba? Kung ano yung nararamdaman mong luwalhati ay para ka nang binuhusan ng napakalamig na tubig kapag ganoon. Not good. Talagang masama. Masamang pakinggan ang ganon. Super insult yun. So, kapag ganyan, na hanggang doon sa inyong paglalambingan, ay talagang siya pa rin ang laman ng kanyang isipan, nako, mahal na mahal pa rin niya ang babae na yon, yung ex niya, okay? Kapag naranasan mo ang ganyang pangyayari, nako, ganyan na yan, sign yan na hindi pa siya nakaka-move on sa kanyang ex, mahal na mahal pa rin niya yon. So, ayan po, ang number three. Number four, eto, yung meron pa rin silang ugnayan or nakikipag-communicate pa rin siya doon sa kanyang ex. Kapag ganyan, ay talagang harap-harapang pagpapakita yan ng pangbabastos, di ba? Kapag magkarelasyon na kayo, tapos ganyan ang ginagawa niya, huwag kang pumayag na ganyan, okay? It's either maghiwalay na lang kayo kung ganyan ang kanyang ginagawa, di ba? Siguro, pag handa na siyang makipagrelasyon ulit,
Tsaka na lang siya papasok sa ganyan, hindi yung nakikipagrelasyon siya tapos nakakabastos yon sa kanyang present na karelasyon. Okay? So kapag ganyan na mayroon pa silang ugnayan, nag-uusap pa sila, ibig sabihin kapag ganun ay mahal na mahal niya pa rin. Nagbabaka sakali pa na maging sila ulit or baka sakaling maayos pa nila ang kanilang gusot at maging sila ulit. Kaya siya nakikipag-communicate. Okay? So kapag ganyan na nakikita mo, nakikipag-usap pa rin siya doon sa kanyang ex, nako, huwag kang papayag na ganyan. Okay? Hindi pwedeng dalawa kayo na mahal niya. Dapat isa lang. Mamili siya. Ikaw or siya. Ganun lang yon. So ayan po, ang number 4. Number 5. Ini-stop niya. So ganun talaga. Lahat ng tao kapag may interest sa isang tao, talagang ini-stop niya yan. At ganun din sa mga ex. Madalas ganyan kapag hindi nakaka-move on. Doon sila nang i-stop sa SOCMED. Yan ang uso ngayon sa social media, di ba? So kapag napapansin mo na yung karelasyon mo ay talagang nagbababad sa SOCMED at nakikita mo na, ayun, ini-stalk niya yung ex niya, tinitignan yung mga account ng kanyang ex na hindi yan nakaka-move on. Ibig sabihin ay mahal niya ang kanyang ex. Isa yan sa mga gawain ng mga naghiwalay na hindi nakaka-move on. Talagang dinadaan yan sa mga pang-i-stalk sa mga SOCMED accounts. Ganyan ang uso ngayon. So, isa yan sa mga signs na mahal pa rin niya ang kanyang ex. So, ayan po ang number 5. Number 6. Nagiging emotional siya kapag nababanggit or napapag-usapan ang kanyang ex. So, mapapansin mo na nagbabago ang kanyang mukha, ang kanyang expression kapag biglang naungkat ang tungkol sa kanyang ex. Maaring siya ay nalulungkot or makikita mo na iba na ang expression ng kanyang mukha. Sobrang affected siya. Madalas yan ay nagiging malungkot, nagiging emotional. Minsan ay bigla na lang natahimik yan kasi naaalala niya ang kanyang ex. Okay? Kaya kapag napansin mo na tuwing nababanggit ang pangalan ng kanyang ex at biglang nagbabago na yung kanyang mood, yung kanyang facial expression, apektado siya kapag ganyan. So, isang sign yan na talagang mahal pa rin niya ang kanyang ex. So, ayan po ang number 6. Number 7, pagkukumpara. Ito ang madalas nangyayari, di ba? Kapag nagtatalo, nag-aaway, ayan, ikinukumpara ka sa kanyang ex. Ganun yun. Madalas yan ang ginagawa ng mga present na magkakarelasyon kapag inaaway or nag-aaway sila. So lumalabas yung comparison doon sa kanilang mga ex. At kapag ganyan ang ginagawa ng lalaki sa iyo na ikinukumpara ka sa kanyang ex, ibig sabihin ay mahal niya yun. Kasi yung standards niya sa iyo ay doon nakabase sa kanyang ex. Kaya yung comparison ay hindi matanggal, talagang hindi maalis yung pagkukumpara sa kanyang present at doon sa kanyang ex. So kapag ganyan ay talagang hindi yan nakaka-move on. Mahal pa rin niya ang kanyang dating kasintahan or karelasyon. So ayan po ang number 7. Number 8, nagseselos. Saan? Alam mo, kayo na ang magkarelasyon. Pero dahil sa pang-i-stalk niya doon sa kanyang ex, kapag nakikita niya na may bagong karelasyon yung ex niya, abay nagseselos pa rin siya, di ba? Ibig sabihin ay mahal pa rin niya. Ganun lang yun. Hindi yan magseselos kung wala na siyang nararamdaman doon. Ang selos kasi, tanda yan na mahal mo or meron kang intimate na feelings doon sa tao na yon, kaya ka nagseselos. Okay? So, kapag napansin mo na nagseselos pa rin yung lalaki doon sa kanyang ex, isa lang ang ibig sabihin yan, mahal niya yon. Number 8. So, ayan po ang mga signs na mahal pa rin ng lalaki ang kanyang ex. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.